Magandang araw! Naaral natin nung isang linggo yung sinong-sino ang mga miyembro ng pamilya at ang mga tungkulin ng bawat isa. Ngayon naman ay ang aaralin natin kung paano natin papahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya o ang pamilya natin. Paano natin pangangalagaan ito? Paano natin pahalagahan? Alamin natin ito sa nga bago nating aralin. Halika, umpisahan na natin. Ano ba ang pagpapahalaga sa pamilya? Ang pamilya ay may pagmamahalan, may pagkakaisa, masaya, nag-iingatan sa bawat isa, lubos ang paggalang, yaman ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Tandaan ninyo yan, yaman ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Paano natin mapapakita na may pagpapahalaga tayo sa ating pamilya? Dapat tayo ay may paggalang sa nakatatanda sa ating pamilya o binibigyan natin ng respeto ang bawat isa. So ito ay magpapakita ng pagpapahalaga ng miyembro ng pamilya. Isa pa ay ang may pagtutulungan o pagtulong sa nakatatanda, pagtulong sa nakababata, may pagtutulungan sa gawaing bahay. Iyan ay nagpapakita rin ng paggalang sa pamilya. May kikipagkapwa-tao. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may pagpapahalaga sa kapitbahay, sa ibang tao, hindi lang yung nandun lang ng mga tao sa loob ng bahay ninyo. Syempre, kayo ay dapat or tayo ay sanay makipagkapwa-tao. May pagpapahalaga sa nakatatanda. Nakita nyo yung larawan? Yung apo ni Lolo ay inaalagaan siya, inaasikaso siya. Paggalang sa matatanda. Paano natin maipapakita ang paggalang sa matatanda? Ito'y tinatawag nating Filipino values. Tandaan ninyo ito ha. Ito ay ang paggalang sa matatanda. Kinakailangan alam natin ito at dapat gawin natin ha ang paggalang sa matatanda sa buhay natin. Okay po ba? Una ay ang pagsasalita ng po at opo. Kinakailangan na mumupo po tayo. Kailangan may po at opo ang mga sagot. Katulad ng to. Ang sabi ng anak, ito po ay para sa inyo. At ang sabi naman ng nanay, maraming salamat anak. May paggalang. Ang paggalang din sa matatanda ay nagpapakita ng pagbibigay ng mauupuan. Katulad kung nasa bus kayo, nakakita kayo ng matandang nakatayo, nakaupo kayo, so ibigay ninyo ang upuan. Ito ay isang paggalang o pagpaparaya, pagbibigay ng upuan. Ito ay isang Filipino values din natin, no? O nakaugalian. Pagtulong sa pagtawid. Pag may nakita kayong tatawid na matanda at wala naman siyang kasama, pwede kayong mag-offer na tutulungan ko na po kayong tumawid. Yan ay isa ding na pagpapakita ng paggalang sa matatanda. Isa pa ay pagmamano. Yan ay nakaugulian na talaga ng mga Pilipino ang pagmamano. Lalo na pagbagong nakita o kaya paggabi na alas 6 na nagmamano sa matatanda. Ito ay paggalang ng sa matatanda. Isang paggalang din ay pagpapakita ng paggalang sa matatanda ay matulungin. Tutulungan nyo pag may tumating o may mga dala si nanay na mga gamit, nagmalengke, nakita nyo, tulungan nyo na, hindi yung panunuorin nyo pa. At kukontinue nyo yung panunood nyo ng TV. Okay po, tulungan po si nanay o tulungan sa mga gawaing bahay.
matulungin din ang mga batang Pilipino sa pagpapakita sa paggalang sa matatanda. Nagpapakita rin ng paggalang sa matanda ay nag-aalaga ng may sakit. So kung merong may sakit sa bahay, huwag naman sana aalagaan nyo. Bibigyan nyo ng tubig or ng gamot or pupunasan nyo. So yun ay pagpapakita rin ng paggalang sa matatanda. Sunod naman ay pag may natutulog, huwag maingay. Kasi nga ay may natutulog. Ito ay pagpapakita rin ng paggalang sa tao o paggalang sa kapwa natin o kasama sa bahay. Basta pag may natutulog, huwag maingay. At kung pinagsasabihan, makinig. Huwag yung bubulong-bulong at aalis na lang. So, pag pinagsasabihan o pinapagalitan kayo ni nanay o kung sino man dyan sa bahay, ay makinig mabuti. At tandaan nyo yung sinasabi sa inyo. Hindi pwedeng kayo palagi ang masusunod. Naintindihan po ba? At kung aalis naman, ay dapat ay nagpapaalam. So, makikita nyo naman yung larawan dito. Yung dalawang bata, aalis na, nagpaalam sila sa nanay nila na aalis na sila. At kung saan pupunta, magpapaalam kayo. Hindi yung aalis na lang kayo sa bahay. Nagkakaintindihan po ba? So, yun ang mga halimbawa ng pagpapakita ng paggalang sa matatanda. Sana'y marami kayong natutunan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.